Tingid sa kaalaman ng karamihan noong panahon ni Pangulong Marcos noong 1972, sinimulan at binuo niya ang The Classified Missile Project of the Philippines o mas kilala sa tawag na Santa Barbara Project. Ang pangunahing layunin ng programang ito ay ang gumawa at mag-develop ng iba't ibang uri ng missiles katulad ng ground-to-air missile, air-to-air, at air-to-ground missile na ang layunin ay para protektahan ang bansa laban sa mga darating na banta na magmumula sa loob at labas ng Pilipinas. Ito din ang magsisilbing interceptor ng mga pag-atake na magmumula sa karagatan, kalupaan at pati na rin sa himpapawid. Kakambal at kaakibat ng Santa Barbara Project ang pagtatayo at pagtatatag ng Bataan Nuclear Power Plant bilang suporta sa mga enerhiyang kakailanganin ng Santa Barbara Project. At kung maging matagumpay, ang pangalawang plano nito ay ang mag-mass produce nito at para maka-export sa mga karatig na bansa. Ang unang modelo ng missile na ginawa ay pinangalan ng Bongbong 1. Alinsunod ito sa pangalan ng anak na lalaki ng dating Pangulong Marcos na si Bongbong Marcos. Sinasabing ang Bongbong 1 missile ay may range na aabot sa 12 kilometros. Ito ay ginawa at dinisenyo ng mga magagaling na Pilipinong inventor, scientist at sa larangan ng aerospace engineering. Katulong din nila ang mga kilala at batikang engineers at scientists ng Germany. Ang mga rockets na ito ay tinest at sinubukan sa pagitan ng 1972 at 1980s. Ayon sa mga datos noon, pinaniniwalaang nauna pa ang Pilipinas na makagawa ng sarili nitong missile kaysa sa China na noon ay nasa planning at developing stage pa lamang. Noong December 1972, matagumpay na naisagawa ang first missile launch sa Caballo Island na nasaksihan mismo ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Sunod-sunod na test at launch trials ang isinagawa at majority dito ay tinuturing na matagumpay o successful. Iba't ibang configurations din ng Bongbong missile, kaibigan, ang idinisenyo, kabilang dito ang 180mm liquid rocket short version at long version ito. Ang mga ito ay maaaring truck mounted o submerged para sa underwater na pag-atake kung kinakailangan. Dahil sa matagumpay at dekalidad na capacity ng Bongbong 1, ito ay opisyal na isinapubliko noong 1973 at sinama sa parada noong Independence Day taong 1973 sa Luneta Grandstand. Ayon sa pag-aaral, ang isang Bongbong missile ay kaya di umanong palubugin ang isang barko sa isang tira lamang. Ang mga ito ay pinangasiwaan ng dating Defense Minister na si Juan Ponce Enrile. Maraming kritiko na bumabatikos at nagtatanong kay dating Pangulong Marcos na bakit raw kailangan pang gumawa ng mga ganyang at Maraming kritiko na bumabatikos at nagtatanong kay dating Pangulong Marcos na bakit raw kailangan pang gumawa ng mga ganyang armas pandigma. Sinagot ito ni Pangulong Marcos na mga katagang, "The defense of the Philippines cannot left alliance by other countries. We must assume that there will be contingencies where even the United States may not be ready to come to our assistance." Nang bumaba sa pagkapangulo si dating Pangulong Marcos, ang mga proyekto na ito ay kasabay ding naglaho. Nang maupong presidente si Corazon Aquino, tuluyan itong ibinasura ang mga proyekto ni dating Pangulong Marcos, kasama na ang Bataan Nuclear Power Plant at ang Santa Barbara Project. At ang dahilan ni dating Pangulong Aquino ay kung ipagpapatuloy daw niya ang mga proyektong ito, ay maaalala at maalala lang raw ng mga tao ang diktador na si Marcos ayon sa kanya. At inilagay pa ni Aquino sa konstitusyon ng ating bansa ang pagbabawal sa Pilipinas na mag-develop o magmay-ari ng anumang mga armas nuklear. At kagaya nga ng sinabi ni Pangulong Marcos noong nakababa na siya sa pwesto, 20 taon mula ngayon kung hindi ipagpapatuloy ang proyektong ito ay babagsak ang bansang Pilipinas. Bilin-bilinin ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkay.
At kamaalala daw ang taong bayan si Marcos habang andiyan ang bataan at lapan. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayun ay pag-ihigante o nagkitamay sa bayan ng Pilipino. Ngayon ay balang ano may kita na yun. 20 years from now, backstop ng Pilipinas. Nakakalungkot isipin na sayang kaibigan at hindi man lang napakinabangan ang mga proyekto na ito. Kung naipagpatuloy lang sana ang mga proyekto na ito, sana kaya ang Pilipinas nakahanay ngayon? Ano na kaya ang estado ng Pilipinas sa ngayon? Maraming tao ang nanghihinayang na kung sana ipinagpatuloy na lang sana ang mga proyekto noon at inisip na lang sana ng mga sumunod na namuno ang para sa ikabubuti ng bansa. Marahil sana ngayon, hindi tayo nabubuli at hindi sana napunta sa ibang bansa ang teritoryo na pagmamay-ari ng Pilipinas. Malalaman mo lang talaga kaibigan, maraming tao ang nanghihinayang na kung sana ipinagpatuloy na lang sana ang mga proyekto noon at inisip na lang sana ng mga sumunod na namuno ang para sa ikabubuti ng bansa. Marahil sana ngayon, hindi tayo nabubuli at hindi sana napunta sa ibang bansa ang teritoryo na pagmamay-ari ng Pilipinas. Malalaman mo lang talaga kaibigan ang halaga ng isang bagay o tao kung wala na ito. Sabi nga sa kasabihan, ano pa nga bang sisira sa bakal kundi ang sariling kalawang nito? Sino pa bang magpapabagsak sa Pilipinas kundi ang mga kapwa din nating mga Pilipino? Ikaw kaibigan, isa ka ba sa nagsisikap na humakbang pasulong para itulak at tulungan ang ating inang bayan para umangat? O isa ka rin sa mga anay na kumakain at sumisira sa ating lipunan? At ano nga ba ang kasalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos sa taong bayan? Yung napamura niya ang presyo ng kuryente dahil nilagay niya sa gobyerno ang Meralco? Napamura niya ang langis dahil nilagay niya sa gobyerno ang Petron? Napamura niya ang tubig dahil nilagay niya sa gobyerno ang MWSS? Napamura niya ang hospitalization, dialysis, dahil nagpatayo siya ng kidney center, lung center, hospital ng Bagong Lipunan, lungsod ng Kabataan, at marami pang mga hospital sa ating bansa? Napamura niya ang toll fee dahil gobyerno ang nagpapagawa ng mga toll roads noon at 6 na piso ang pinakamahal na toll fee noong mga panahon niya? Yan po ba ay kasalanan sa taong bayan? O ang tunay na kasalanan ay ginawa mong mahal ang kuryente dahil ibinalik mo sa mga Lopez ang Meralco na naging pagmamayari ng ating gobyerno dahil nalugi ito? O ginawa mong mahal ang gasolina dahil ginawa mong pribado at binigay sa San Miguel Corporation ang Petron? At ginawa mong mahal ang tubig dahil ibinigay mo sa kamay ng Maynilad at Manila Water? At ginawa mo ding mahal ang toll fee dahil nilagay mo rin ito sa kamay ng pribado? At ginawa mong mahal ang hospitalization dahil ginawa mong under private management ang mga government hospitals natin? At mali ba ang ginawa ni Pangulong Marcos sa massive irrigation at Philippine National Bank, Bank on Wheels, na nabigyan ng technical support at financial support ang ating mga magsasaka? Kaya mura ang bigas noong panahon ni Pangulong Marcos at ngayon ay sobrang mahal. At sino ang tunay na may kasalanan sa taong bayan? Yung nilagay mo sa pribado ang mga pag-aari ng ating gobyerno na patuloy na pinagkakakitaan ng mga oligarko? O nilagay mo sa kamay ng ating gobyerno ang mga proyektong ito para ang sambayan ng Pilipino ang makinabang dito?